Hello mga kamaams, nandito na naman po tayo dito sa aking vlog, Shine Malaysia Vlog. Binisita nga po namin ang aking bayan na kagagaling lang sa Nepal. So ayan, hindi na po siya nakapagpahinga at talagang diretso na siya sa trabaho niya, sa work niya. So tagaluto po siya dyan. At sinabi ko nga po sa kanyang amo na mag-hide sa video ko para makita ng kapatid kong nasa Nepal. So ayun, sinasabi nga ng amo niya na bakit hindi na siya bumalik. kaya ganyan. So ayun na naman po, binigyan siya ng binigyan si Yasin ng gift, yung laruan. Eh sabi ko wag na magbibili kasi kakastart lang sa trabaho. Eh nag-abala pa talagang magbigay sa pamangkin niya. So ayan, binigyan ko na din siya ng patapaw kasi nga birthday nga ng anak kong si Yasir. Binigyan ko siya ng patapaw para naman makakain siya ng ng makatikim sa handa. So ayan, binigyan ko siya ng cake at saka yung nasi ayam. At magkakasunod lang din sila ng birthday. Pero siya ang nauna. May 18 siya. Tapos may 19 naman si Yasir. So ayan. Siguro pag nandito sila Ayman at saka sila, sila Arin, mga bata, natutuwa talaga yun dito. Kasi nung nandito sila, tiba-tiba talaga. So, ayan nga po yung kwento. Nagulat siya kay Didya dahil nga, ayan, nagalit yung mukha niya. Kasi pinag-uusapan namin siya. Kasi nga nung umalis sila, payat-payat pa niya. So, ngayon nung bumalik, ganyan na nga yung nakita niya, malalaki na sila talaga. So, sa kinatagal-tagal ba naman na panahon, mga 5 years. At ang in-order nga nila is nasi goreng yung fried rice at saka yung sa asawa ko naman is yung pansit. So, yun po yung pinakita ko na picture na niluluto niya. So, ayan po yung mga sa tabi-tabi nila, katabi ng restaurant nila. So, ayan. Actually, parang naibago ako dun sa sa restaurant nila, guys, kasi wala po talaga silang takatao-tao. Usually kasi pag nandito sila, meron talaga, may tao talaga sila, mga 8, mga ganun, start ng 8 PM, ayan, marami na silang tao. So ngayon talaga sobrang tahimik, siguro dahil nga weekend. So ayan guys, yun yung tinuro ko na pasama lang dyan. At saka yun yung makukulit na anak ko. Yung tray naman dyan. Magaganda yung paligid nila, guys. Paligid ng sa trabaho ng bayaw ko. Or siguro nanibago sila sa food ng luto dito kasi nga ipaiba-iba nga sila ng workers. So, ayan naman yung restaurant dyan. Ang dami-daming tao. Siguro nga masarap dyan. So, sana nga bumalik na nga yung mga tao dyan kasi napaka talaga. Ang tumal talaga dyan. Kukunti lang yung tao. So, yung mga pulis, guys, kumakain sila dyan. Dyan sila nagtatambay kasi malapit lang sila sa police station. Kaya itong anak ko na pangalawa na to, talagang napakasipag na magbantay sa kapatid niya. Ayan, naglilibot-libot nga kami dyan, guys, kasi pinapakita ko yung sa paligid nila. Ayan, mabait naman yung kasama niya ni ng bayaw ko. Mabait naman yung kasama niya, maano naman, mabilis din mga kilos. So ayan, takbo-takbo nga si Yasir dyan. Ito na nga po yung police station ng dun sa katapat ng restaurant nila. Ayan yung mga hotel, may hotel dyan. Tapos ayan, napakaganda nga ng restaurant nila, guys, kasi malapit siya sa hotel, malapit siya sa police station. So ayan na nga po, ayan yung hotel na yan, na-close na yun din yung sa harap nila. Kaya siguro medyo walang tao. Kasi everyday talaga may tao talaga yan na marami. So, ayan po guys. Huwag na po rin po kayong mag-subscribe, like, and comments. At pakishare na lang din po. Salamat!